maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga members. Shoutout kay Johnny, Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Leto Bueno, Lynn Caligdong Vlog, Marinda Albis, Idol Marvin Maliberan, Matt Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi. Sa bago natin na mga member, welcome po kay Tita Jinky Perez, Mi Kuroki, Maricel Aranco, Jamel TV, Maria Corazon, at kay Maricel Nakil. At sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga blind community, sa mga beaker at mga security guard sa buong Pilipinas, mabuhay po kayong lahat mga idol. Simula na po natin ang ating kwento. Napakaingay ng mga angil ng mga ito na parang mga naglalaban na mga pusa. Ngunit kalaunan, dahil may mga natamong sugat na itong si Lulu Usting, unti-unting nang hihina na din ang katawan ng matanda. At nagawa nitong si Lulu Basyo na maitarak ang matatalas nitong mga kuko sa dibdib ng matandang si Lulu Usting. Sa mga pagkakataon na iyon, agad na napangasab itong si Lulu Usting at napabuga ito ng dugo. Ngunit maagap naman na niyakap ng matanda itong si Lulu Basyo sabay ng pagkawika. Tulad ng sabi ko kanina, Basyo, isasabay kita sa impirno. At agad na kinagat ng madiin itong si Lulu Usting ang liig nitong si Lulu Basyo. At kahit na nagpupumiglas itong si Lulu Basyo at muling itinarak ang mga matutulis nitong mga kuko sa dibdib nitong si Lulu Usting, hindi talaga binitiwan iyon ng matanda hanggang sa nangingisay na itong si Lulu Basyo. At nang bitiwan ito ni Lulu Usting, agad na itong lumaylay ang ulo. Habang nang makita naman iyon ni Buno, agad na tumakbo ang bata. Nakalaylay na din kasi ang ulo nitong si Lulu Usting at nakita nilang malubha ang tama nito sa tiyan at dibdib. Ngunit huli na, nang tuluyan nang bumagsak itong si Lulu Usting, hindi na ito gumagalaw pa. Kaya napasigaw na itong si Buno. Nang marinig naman iyon nitong si Bituin at Gabi, mabilis na tumakbo ang dalawang mga bata at agad na lumapit ang mga ito doon sa matanda. Ang iilan naman sa mga aswang na natitira doon, agad na sumunod na din ang mga ito doon sa bata. Mas lalong nanggagalaiti na din sa galit ang mga ito dahil sa nakita nilang nakabulagta na din ang kanilang pinuno na si Lulu Basyo. Maagap naman itong si Utoy na agad na dinamba niya ang likuran ng isang aswang. Pagkatapos, hiniwa niya ang ulo nito gamit pa rin ang kanyang mga matutulis na mga kuko. Pagkatapos, hinabol ang isa at pinagkakalmot na ito ng bata. Nakaiwas naman ang aswang at nakipagpalitan na ito ng mga pagkalmot. Ngunit mas nanaig pa rin ang bilis at lakas nitong si Utoy. Nang matamaan niya sa may liig ang aswang, agaran na itong bumagsak habang nangingisay sa lupa ng ilang mga segundo. Pagkatapos, tuluyan na itong namatay. Wika agad nitong si Bituin nang makalapit na ito doon sa matanda habang naluluha na. Mukhang wala na si Lulu Usting, Buno. Makailang bisis na dinampian ni Bituin ang pulso ng matanda at nang wala na itong mahanap na anumang pulso, sinubukan itong magpakawala ng mga usal na mga panggagamot. At pagkatapos, may mga kinuhang gamot ito na nakapaloob doon sa mga buting dala ng batang babaeng babaylan. Ipinahid niya ito doon sa mga natamong sugat ni Lulu Usting, samantalang itong si Buno, kasama ang isa pang batang paslit na si Utoy, hinarang nila ang mga aswang na sumusugod na sa kanila para hindi magambala itong si Bituin sa kanyang ginawang panggagamot sa matanda. Kakaunti na lamang ang bilang ng mga aswang, ngunit parang walang takot pa rin ang mga ito na mamatay. Patuloy pa rin na umatake ang mga ito doon sa dalawang mga batang paslit. Kaya makalipas lamang ang ilang mga sandali, sunod-sunod nang bumulagta ang mga ito. Matapos na mapatay nila ni Buno at Utoy ang lahat ng mga aswang, agad na bumalik sila doon sa kinaroroonan nila ni Bituin
habang ginagamot ang matandang si Lulu Usting. Ngunit nakita nilang napaluha na ang babaeng babaylan dahil kahit na ano pa ang kanyang mga ginagamit na paraan para mailigtas ang matanda, wala na talagang pag-asa pa. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga segundo, biglang sabi ng batang si Gabi kay Bituin, "Ate Bituin, susubukan ko pong gamutin si Lulu Usting." Kaya napatitig itong si Bituin doon sa batang paslit at hinayaan na lamang itong si Gabi. Hindi na umaasa pa itong si Bituin, ngunit pinagbigyan lamang niya ang bata. Alam niyang nag-alala din ito sa kalagayan ni Lulu Usting. At ilang sandali pa, napatitig ang mga ito kay Gabi dahil nagliliwanag ang mukha ng bata. Habang nakadampi doon sa may dibdib ng matanda ang dalawang mga maliliit nitong mga kamay, at pagkatapos nakita din nilang may mga binabanggit na mga banyagang salita ang bata at bumuka-buka ang bibig nito. Ngunit hindi nila masyadong maintindihan ang mga pinagsasabi nito dahil nga mahina ang pagkakasambit nitong si Gabi. At ang ikinagulat pa nila, unti-unting dumarami ang mga paru-paro sa buong paligid hanggang sa dumapo ang mga ito sa katawan ni Lulu Usting. Makalipas lamang ang ilang mga sandali, nakita nilang bumuka ang mata ng matanda na siyang naging dahilan para sobrang matutuwa ang mga bata. Napayakap din itong si Bituin sa batang si Gabi. Hindi ito makapaniwala na nagawa ng paslit na mapagaling ang malubhang kalagayan ng matanda. Pati itong si Buno, napahanga ito dahil sa kagalingan nitong si Gabi. Napapangiti lamang din itong si Gabi at napayakap doon sa matanda. Nang makabangon naman itong si Lulu Usting, kahit naramdam pa nito ang kirot sa kanyang mga sugat, agad na itong tumayo at inilibot ang kanyang paningin sa buong paligid. Nakita niya ang mga nakabulagtang mga katawan ng kanyang mga kaangkan na mga aswang. Napaluha din itong si Lulu Usting. Mga kamag-anak pa rin niya ang lahat ng mga ito. Ngunit sa tingin ng matanda, nababagay lamang ang kamatayan para sa mga ito, para tuluyan ng matahimik ang buong isla. Nagpapasalamat din itong si Lulu Usting doon sa mga bata at sobrang napahanga ito sa kagalingan ng mga ito. At dahil malubha pa rin ang tama sa katawan nitong si Lulu Usting at kinakailangan ito ng pahinga, dinala nila ito doon sa kubo ng matanda. Wika nitong si Lulu Usting, "Umalis na kayong mga bata at pasensyahan na ninyo. Hindi ko na kayo maihatid pa. Mahina pa ang Lulu Usting ninyo. Sana darating ang mga pagkakataon na muli pa tayong magkikita. Ipagpatuloy ninyo ang paggawa ng kabutihan. Huwag ninyong gamitin sa kasamaan ang mga kalakasan ninyong tangan." Masakit man sa kalooban ng mga bata na iwan ang bago nilang kaibigan, ngunit kailangan nilang gawin. Ngayon, ang kanilang gagawin ay bababa doon sa patag para doon na sila magtanong-tanong at makabalik na doon sa kanilang lugar. May mga ipinabaon din na mga pagkain itong si Lulu Usting para doon sa mga bata. Kailangan din kasi na umalis na agad ang mga bata doon sa lugar. Ang inaalala kasi nitong si Lulu Usting, baka atakihin ang mga batang ito ng iba pang mga kamag-anak ng napatay nilang mga aswang. May ilan pa kasi ang mga nakatira doon sa mga kabayan, mga kababaihan at mga bata. Ngunit kaya naman niyang pakiusapan ang mga ito kung sakali. Kailangan lamang na mag-iingat at hindi magpabaya. Makalipas ang ilang mga sandali, naglalakad na ang mga bata at doon pa rin dumaan ang mga ito sa gilid ng sapa. Nadadaanan pa nga nila ang mga bangkay ng mga napatay nilang mga aswang. Ayon kasi kay Lulu Usting, ang mga kamag-anak na lamang ng mga ito ang bahala sa katawan ng mga napatay nila. Nagpapatuloy sa paglalakad ang apat na mga bata hanggang sa makakita na ang mga ito ng ilang mga bahay. Tuwang-tuwa na naman ang mga bata. Sobrang nauhaw na kasi ang mga ito. Kaya agad na dumiritso ang mga ito nang makakita ng dalawang kabahayan doon sa gilid ng may sapa. Agad na nagtatawag ang mga ito
hanggang sa may nagbukas at nagpapasok sa kanila doon sa loob. Pinainom ang mga ito ng tubig at nagtataka ang mga taong nakatira kung bakit gumagala ang mga bata sa lugar na ito. Galing kasi ang mga bata sa bundok at alam ng mga taong nakatira dito sa lugar ang peligro. Dahil sa mga aswang na naninirahan sa bukirin ng San Agustin, gusto sana ng mga ito na ihatid ng mga bata kung saan man papunta ang mga ito. Ngunit tumanggi na sina Bituin. Ayaw na nilang may mga maperwisyo. Batid kasi nitong si Bituin na kaya na nila ang maglakbay. Nagpapatuloy sa paglalakad ang mga ito hanggang sa dumaan na naman ang mga ito doon sa mga kabahayan. At pagkatapos, dumaan na naman ang kanilang grupo doon sa masukal na lugar. Mga kakahuyan at mga malalagong damuhan ang kanilang nadadaanan hanggang sa may nakakasalubong ang mga ito na dalawang katao, isang ginang at isang batang lalaki. Nakahawak sa kamay ng ginang ang bata samantalang may dala na bigas ang babaeng matanda na nakapatong sa kanyang ulo. Ngunit habang papalapit ang mga ito sa kanila, napapansin ng dalawang mga batang babae. Nakita kasi ng mga ito na walang ulo ang nakakasalubong nilang ginang na ipinagtataka ng mga ito. Tumigil itong si Bituin at bumulong ito kay Gabi. Nagtatanong ang bata kung napansin ba nito ang kanyang nakita. Tumango naman itong si Gabi. Kaya napagtanto nitong si Bituin na isang pangitain ang kanilang nakikita. Ngunit nang tanungin niya ang dalawang mga paslit na sinabuno at utoy, wala namang nakikita ang mga ito. Ngayon, batid nitong si Bituin na masamang pangitain ang kanilang nakikita. Maaaring may masasamang mangyayari sa ginang at ang pinakamatindi pa na baka kamatayan ang kahantungan nito. Kaya hindi na mapakali itong si Bituin. Kailangan niyang mailigtas ang ginang. Kaya nang mapatapat ang mga ito sa kanila, agad na bungad itong si Bituin. Magandang araw po, Manang. Maaari po bang makainom ng tubig sa inyo? Malayo pa po ang aming pinanggagalingan at nilalakbay at sobrang nauuhaw na kami. Natahimik na lamang sina Buno at Utoy dahil batid nilang sinabi lamang iyon ni Bituin para makahanap sila ng paraan para mailigtas ang mga ito. Agad naman na dinala sila ng ginang papunta doon sa kanilang bahay. Ngunit nag-iisip na ng paraan itong si Bituin kung paano ang kanyang gagawin para mailigtas ang mga ito. Kailangan niyang kasing makumbinsi ito na hubarin ang suot na damit at sunugin ito bago makapasok doon sa loob ng kanilang bahay. Kaya habang naglalakad ang mga ito, ibinunyag na nitong si Bituin ang kanilang nakita at totoong pakay. Noong una, napangiti pa nga ang ginang na parang iniisip nito na nagbibiro lamang ang mga bata. Ngunit kalaunan nang makita nitong sobrang seryoso ng mukha ng mga bata, naiinis na ito at panay na ang mga ginagawang pagtatanong. Ngunit talagang gusto nila ni Bituin na mailigtas ang ginang hanggang sa naalala nitong si Manang Lourdes ang nangyayari kanina doon sa palengke bago sila umuwi. Napang-abot kasi sila nung matanda na nakaaway niya ilang linggo na ang mga nakalipas. Ang matandang ito ay kamag-anak ng kanyang asawa. At dahil nga sa away sa lupa, lumala ang kanilang hidwaan. Nang mapang-abot sila doon sa may palengke, muling nagkakaroon ng sagutan ang mga ito. At napansin itong si Manang Lourdes na itinuro siya ng matanda habang parang may mga binabanggit itong hindi niya maintindihan na mga salita. Matapos lamang iyon, agad na nakakaramdam ng pagkahilo itong si Manang Lourdes na hindi niya maintindihan kung ano ang dahilan. Matapos naman iyon, mabilis na umalis doon ang nakaaway nitong si Manang Lourdes at agad itong naglaho doon sa palengke na parang bula. Samantalang ayon naman sa mga taong nakasaksi sa mga pangyayaring iyon, ayon sa mga ito, maaaring sumpa ang ginawa ng babaeng matanda sa kanya. Kaya nagmamadaling makauwi itong si Manang Lourdes. Batid niya kasi na may ginawa nga sa kanya ang pinsan ng kanyang asawa na si Apo Kunsin. Matagal na din kasi na alam nilang may mga karunungan ito
sa mga aral sa kaliwa. Ngunit dito sa kanilang lugar, wala namang naiulat na may ginawan ito ng masama. Kaya ganun na lamang kalakas ang kanyang loob na makipag-away doon sa matanda. Ngunit ngayon, sa mga sinasabi ng mga bata, kinakabahan na itong si Manang Lourdes. At nabati din niya agad na hindi mga ordinaryong bata ang kanyang mga kasama. Matapos ang kanilang pag-uusap, walang pagdadalawang isip na sinunod niya ang mga sinasabi nitong si Bituin hanggang sa sunugin na niya ang lahat ng kanyang mga suot. Nagpautos na lamang ito ng damit sa kanyang anak doon sa kanilang bahay. Ang kanyang anak, hindi naman ito kabilang sa sumpa na inilagay ng matanda sa kanya. Ngunit hindi pa tapos ang sumpang iyon. Kailangan na makagawa itong si Bituin ng mga malalakas na mga puder para tuluyan na mawasak ang ginawang sumpa ng matanda. Dahil kapag hindi iyon gagawin itong si Bituin, sa tuwing tatapak sa lupa itong si Manang Lourdes, muling mabubuhay ang sumpa at maaaring ikamatay pa rin iyon ni Manang Lourdes. Kaya wala nang nagagawa pa ang ginang. Ipinaubaya na lamang nito doon sa mga bata ang mga dapat nagagawin. Nang dumating naman ang asawa nito galing sa kanilang bukirin, agad na sinabi nito ang lahat-lahat ng mga pangyayari simula doon sa palengke. Kaya nang gagalaiti ito sa galit para sa kanyang pinsan. Pinag-agawan kasi ng mga ito ang taniman ng mais na kasalukuyan na sinasaka nitong si Pabling at gustong kunin iyon ng matandang si Apo Kunsing. Hindi naman pumayag itong si Pabling dahil matagal na ang panahon na sila ang nagsasaka sa lupain na iyon at hindi na nila inaalintana ang panganib dahil alam nilang barangan at nakapag-asawa ng aswang itong si Apo Kunsing. Kaya ganoon na lamang kalakas ang loob nito para pagbantaan sila. Nagpapasalamat naman si Pabling doon sa mga bata at hindi ito makapaniwala na may mga batang sumulpot na lamang para magliligtas sa kanila. Hindi pa nga makapaniwala ang mga ito sa dahilan ng mga bata kung bakit napunta ang mga ito sa kanilang lugar. Sa ngayon, ang mahalaga, mawasak muna nila ang sumpa. Kaya kinagabihan, matapos na makapaghapunan ang mga ito, agad nang gumagawa ng mga ritual itong si Bituin kasama ang tatlo pang mga bata. Unang ginawa ng mga ito, nagpapausok ng insinso sa loob ng bahay hanggang doon sa labas. Pagkatapos, may mga isinaboy ng mga langis itong si Bituin sa bawat kanto ng bahay doon sa labas at may mga itinarak na mga usal ang batang si Bituin sa buong paligid. Sa nakikita naman ng mag-asawa, lubhang napahanga ang mga ito doon sa mga bata. Makalipas ang ilang mga minuto, nang matapos na nitong si Bituin ang lahat ng mga iyon, agad na uwi ka nito kay Manang Lourdes. Manang Lourdes, nawasak ko na po ng tuluyan ang sumpa. Ngunit kailangan mo nang mag-iingat sa mga sumunod na mga pagkakataon. At kapag gawin niyang muli ang mga bagay na iyon sa iyo, huwag kang tumingin sa kanyang mga mata at dumura ka ng 3 beses sa kanyang harapan. Lubos-lubos naman ang pagpapasalamat ng mga ito doon sa mga bata. Ngunit sa kabilang banda naman, dahil sa ginawa ni Bituin na pagtulong at pagwasak doon sa sumpa na ginawa ni Apo Kunsing, agad na napag-alaman ito ng matanda. Galit na galit ito na kinausap ang asawa nitong aswang na si Manong Carlito. Carlito, may mga nangingialam sa aking ginawang sumpa kay Lourdes. Natitiyak kong malakas ang mga kaalaman ng mga ito dahil ganon na lamang kabilis na nawasak ng mga ito ang aking ginawang sumpa. Mga pakialamiro, kung sino man ang may kagagawan sa mga bagay na ito, hindi ko sila palalagpasin. Sila ang uunahin ko bago ang pamilya ni Pabling. Sagot naman nitong si Manong Carlito. Wala akong maisip kung sino ang maaring tumulong sa kanila. Dahil wala namang mga albularyo doon sa kanilang lugar na mayroong malalakas na mga karunungan. Hayaan mo, ngayon din, subukan namin ni Burlo na manmanan ang kanilang tahanan. Kung may mapapansin akong mga palatandaan na may tumulong sa kanila,
saka na tayong mag-iisip ng panibagong plano. Kaya sa gabing iyon, mabilis na nag-anyong mga malalaking uwak ang dalawa na sina Manong Carlito at ang anak nitong si Burlo. Papunta na ang mga ito doon sa bahay nila ni Manong Pabling at Manang Lourdes. Kaya habang nagpapahinga na ang pamilya ni Manong Pabling, umaaligid na sa kanyang bahay ang mga kampon ng kadiliman. Agad naman na napansin iyon ng mga bata. Sa mga pagkakataon kasi na iyon, doon sa sala natutulog ang apat kasama si Manong Pabling. Samantalang doon sa kwarto naman ang kanyang mag-ina. Agad na bumangon itong si Bituin at nagpalingon-lingon agad. Nakita agad ng batang babae na bumangon na din ang batang si Buno. Agad na wika nitong si Bituin kay Buno. Buno, naramdaman mo din ba ang mga kampon ng kadiliman sa labas? Sagot naman nitong si Buno. Oo, Ate Bituin. Ano kaya ang pakay ng mga ito sa atin? Sagot naman ng batang babaylan. Wala nang iba pa, Buno. Maaaring ang mga nilalang na nasa labas ang may kagagawan sa mga sumpa kay Manang Lourdes. Maaaring tama ka nga, Ate Bituin. Ano ngayon ang balak mo? Tumayo na ng tuluyan itong si Bituin. At pagkatapos, naglalakad ang bata papunta doon sa may bintana. Sumilip ito at sinipat-sipat ang buong kapaligiran ng ilang mga minuto. Pagkatapos, wika nito kay Buno na sumunod kay Bituin. Buno, kapag magpaparamdam ang mga ito, kailangan natin na lumabas at harapin ang mga kampon ng demonyo. Baka itarak na nila ang panapos na mga pangkitil na orasyon kay Manang Lourdes. Mahihirapan tayo na sanggain at harangin ang mga ito. Sa tingin ko kasi, Buno, malalakas ang mga nilalang na nasa labas. Napatitig itong si Buno sa kanyang Ate Bituin. Dahil pati siya, ramdam niya ang kalakasan ng mga nilalang doon sa labas. Ngunit gayon paman, walang pagkatinag ang mukha nitong si Buno. At hindi man lamang ito nakakaramdam ng pagkatakot. Mm-hmm.